Una ko hong narinig sa inyo ay ang tungkol kay Bureau of Immigration Chief Norman Tansingco. Tapos ay umaksyon na ho si Pangulong Marcos at dinismiss na nga ang hepe ng Bureau of Immigration na si Norman Tansingco. Ano ho ba talaga ang naging dahilan para siya ay tanggalin na sa kanyang pwesto bilang Bureau of Immigration Commissioner? Eh, huli na lang po itong nangyari kay Alisco. Opo, huli na. Ngunit marami hong mga pangyayari pa sa nakaraan okay. na hindi po kami nagkakasundo. At marami po akong pinakiusap sa kanya tungkol sa pagpapatakbo ng departamento na tila nababaliwala. Ang maaari ko sabihin sa inyo dyan ay yung mga working visa na binigay sa mga POGO okay. na inisyo po ito sa mga petitioning companies, di ba ho? Kasi sila po yung nagpipetisyon para mabigyan po ng visa itong mga trabahador ng POGO. Ngunit, ang mga korporasyon po na nagpipetisyon, mahigit isang daang korporasyon, ay mga peke, wala hong registration sa SEC. Uy. So, ito po, sa paglilinaw nito, hindi na ho ginawa. Ito, dalawat lahating buwan na po ito mula nung pinakiusap ko sa kanya. Ngunit tila wala hong nangyari. Marami pa hong mga pangyayari dyan na kung saan ay tila mas mahalagang makisama kaysa sumunod sa batas. Kaya ho, hindi ako natutuwa sa kanyang asal kasi ang sa akin po reforma. Iayos po natin ang ating Bureau of Immigration. Huwag po natin pababayaan na lalo itong masadlak sa mga kabuktutan at sa mga corruption na nangyayari dito. Opo. So yan din ang dahilan na binanggit niyo kay Presidente. Yun rin po. Huling ano na lang ito eh. Huling Lina. Paku na to. Oo. Baga, paku na lang po ito. Opo. Pero marami na ho talagang pagkukulang sa atin. Yun. Itong ating petitioner. Yun po yung aking pagtingin. Ayoko hong sabihin sana ito. Okay. Ngunit ayaw ho nilang makinig eh. Ganun ho talaga mangyayari. Di ba under ho ninyo ang Bureau of Immigration ng DOJ? Opo. In fact, pati ho lahat ng disciplinary action sa lahat po na empleyado ng Bureau of Immigration, may kailangan pirmahan ko po upang ito ay masuspindi o maalis sa pwesto. Except for the commissioner and the deputy commissioners na ito po ay mga presidential appointees. Opo. Ay yung inireklamo ho ni Senator Riz Ontiveros na nasuspindi na ho. Nasuspindi na pero naibalik pa uli ho at nagkaroon ng posisyon na mahalagang posisyon pa. Ganun nga ho nangyayari kasi isa marami talagang nakakagtapang sila sa korte okay. na na-acquit sila okay. pero iba ho kasi yung administrative eh. Hindi nangangahulugan na porque sila ay pinawalang sala ng korte opo. Ay wala na ho silang nakitang maling ginawa dito po sa administrative complaints. Dapat po ito maging malinaw po sana ito sapagkat ang tingin ko the Bureau is in the best position to discipline its own people. Tumayan! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan!